Taong 1988. Itong mga panahong ito, nasa 3 taon na sa serbisyo sa militar si Bernardo Galvez, o mas kilala bilang si Kabadong. Kaya kahit paano, sapat na ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban sa mga tulisan o mga rebelde na kung ituring ng lipunan, mga salot ng bayan. Isang beses, naatasan ng grupo ni Labadong na tunguhin ang isang liblib na baryo kung saan sinasabi nila na malapit daw dito ang hinihinalang pinagkukutaan ng mga hinahanap nilang rebelde. May impormasyon din silang nakuha na halos lahat ng taong naninirahan sa naturang baryo sumisimpatsya sa mga naturang tulisan. Dahil sa mga bali-balitang kanilang nasagap, bumuo sila ng konkretong estratehiya upang mapagtagumpayan ang kanilang misyon sa naturang baryo. Kinailangan nilang makahanap ng paraan para makapasok sa naturang lugar na hindi pinaghihinalaan ng mga rebelde at ng mga taong lokal na kaanib nila na sila'y mga sundalo. Nakabuo ng solidong plano si Labadong. Nagkubli sila sa katauhan ng mga magtotroso na magtutungo sa kagubatan. Magdadala din sila ng mga kagamitan sa pagtotroso nang sa gayon, mas matibay ang kanilang pagbabalat kayo sa mga makakasalamuhang tao. At para mas maiwasan din ang aberya sa kanilang planong pagpasok sa Nayon, tatlo lamang silang papasok at magmamatsyag doon. Dahil natalamak ang trasuhan ng mga panahong iyon, sinabi ni Badong na kasama sa kanilang plano na kunwari, bibili sila ng mga puno at puputulin upang gawing troso. Sa ganoong paraan naman, magagawa nilang manatili sa nasabing lugar na walang gaanong dadanasing pang-uusisa sa mga lokal na naninirahan sa baryo. Dumating na nga ang araw na tumulak na ang grupo ni Labadong upang pasukin ang baryo. Upang hindi gaanong mapaghalataan, nagdala na din sila ng sisidlan na kung saan ang laman, mga kagamitan sa pagkukumpuni ng kanilang lagaring demakina kung sakaling magka-aberya man. Pagdating nila sa nasabing baryo, agad nilang kinausap ang mga tao doon at sinabihan nila ang mga ito na bibili sila Badong ng mga puno na siyang gagawing troso. Pinakita kaagad nila Badong ang pera na kanilang gagamitin sa pagbili. Kaya ganun na lang ang pagkukumahog ng mga tao na ipagbili ang kanilang mga tanim na punong kahoy. Dahil marami ang nag-alok ng kanilang punong pagmamayari, mas pinili na lamang nila Badong ang mas mataas na bahagi ng lugar. Sa paraang iyon kasi, mas madali nilang makita ang buong kanayunan at masisipat kung saan naglulungga ang kanilang mga kalaban. Noong naroon na sila sa mataas na bahagi ng baryo, pinalalahanan sila ng matandang napagbilihan nila. Kinausap sila nito at nagsabi ng, "Lahat ng mga puno na sa palagay niyo, magagamit niyo, putulin niyo na. Maliban lamang sa puno ng akasyang iyan. May naninirahan kasi riyan at baka magalit sa inyo kung pati ang akasyang iyan maisama nyo sa pagpuputol." Wika ng matanda. Napakunot noon naman ang tatlo at napatanong kung ano ang nakatira sa nasabing puno. Subalit sa halip na sumagot ang matanda, napatawa na lamang iyon at nagsimula ng maglakad pa huwi.
Dahil sa ginawa ng matanda, mabilis siyang hinabol ni Badong. Eh, Lolo, sandali lang po. Pagkalapit ni Badong sa matanda, pinigilan niya ito at tinanong kung ano ang nakatira sa puno. Ano pong ibig niya sabihin may nakatira sa puno? Hindi na noon nakatanggi pa ang matanda at sinagot niya ang tanong ni Badong. Sinabi ng matandang ito na may tikba lang daw na nakatira sa naturang puno at iyon daw ang rason kung bakit hindi nila dapat pakialaman ang puno ng akasya. Pinapaalalahanan ko lang kayo, mga Ginoo. Hindi ako nagbibiro. Ngunit kung hindi kayo naniniwala, abay hindi ko na ipagpipilitan pa ang bagay na iyon. Basta ako, sinabi ko na sa inyo. Sige, paalam na. Madami pa akong gagawin. Nangako naman sila Badong na hindi nila puputulin ang puno ng akasya. Subalit iisang bagay lamang ang nasa isipan ni Badong ng mga oras na iyon. Kung totoo ngang sinasabi ng matandang yon, na may tikba lang na nakatira sa puno ng akasya, at kung totoo nga ang mga tikba lang, kinakailangan kong makuha ang sinasabi nila sa mga kwento patungkol sa nila lang na yon. Ang kanyang kininto ang buhok. Wika ni Badong sa kanyang isipan. Hinatid na lamang niya ng tingin ang matanda at nang mawala na ito sa kanyang paningin, nagsimula na rin siyang maglakad pabalik sa kanilang itinayong tolda. Saglit silang nagpahinga noon at nang medyo hindi na gaanong masakit ang araw sa kanilang mga balat, sinimulan na nila ang kanilang gawain. Bisaan na natin to para hindi tayo hapunin. Oo nga, tara na, nagugutom na din ako eh. Habang abala ang kanyang mga kasamahan sa pagputol ng mga puno, naisipan ni Badong na tunguhin ang nasabing matandang puno ng akasya. Nang makalapit na siya roon, inlibot niya ang kanyang paningin sa puno upang usisain at obserbahan ang anyo ng nasabing puno. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa nang bigla na lamang siyang makaamoy ng napakapanghing samyo. Napatingala pa siya noon sa pag-aakalang baka may naninirahang mga panike sa nasabing akasya. Subalit labis siyang nagtaka dahil wala namang bakas na mga panike sa punong iyon. Naglibot pa siya sa paligid ng nasabing puno. Ngunit wala talagang palatandaan na may panike o kahit anong hayop ang nakatira dito. Isinawalang bahala na lamang ni Badong iyon at muling pinagmasdan ng nasabing puno. Napakapanghi naman nun. Pero wala namang mga hayop na nandito. Ang tapang ng amoy. Makalipas ang ilang sandali, tila ba mas tumapang palalo ang samyo na naaamoy ni Badong. Dahil doon, naisip ni Badong na baka kung anong hayop ang nasa ilalim ng puno. Asan ba yun? Wala naman dito sa taas. Baka nandito yun sa ilalim ng puno ah. Kahit na hindi siya lubusang naniniwala, naramdaman niya ang kakaibang presensya sa paligid ng punong akasya. Kakaiba to ah.
Siguro kinakailangan ko na munang bumalik sa tolda. Hindi ko gusto to. Gawa ng pangyayaring iyon, mabilis siyang umalis sa tapat ng puno at bumalik na lamang sa kanyang mga kasamahan. Mabilis na natapos ang araw na iyon at marami silang naitumbang punong kahoy. Dahil malayo sila sa kabayan, nagpasya na muna silang kainin ng kanilang mga binaong mga pagkain para sa kanilang hapunan sa tinayo nilang tolda. Lumipas ang isang oras, katatapos lamang nilang maghapunan noon at dahil may dala silang mga alak, iyon ang pinagsaluhan nilang inumin. Subalit dahil alam nilang tatlo kung ano ang tunay nilang misyon sa nasabing lugar, hindi sila masyadong naglaseng. Noong makakalahati na nila ang kanilang mga dinalang alak, agad silang nahiga sa loob ng ginawa nilang tolda. Agad na nakatulog ang dalawang kasama ni Badong. Subalit siya, sa hindi malamang dahilan, hindi siya dinadalo ng antok. Dahil doon, marahang lumabas ng tolda si Badong at nagpa siyang magpahangin na muna sandali. Pagkalabas ni Badong sa tolda, naglakad-lakad siya sa paligid. Muling nanuot sa kanyang isipan ang puno ng akasya na sinabi ng matanda na tirahan daw ng isang nilalang na kung tawagin ay tikbalang. Kung totoo man ang sinasabi ng matanda, kinakailangan ko talagang maging kaibigan ng tikbalang na yon. Kukunin ko ang kanyang gintong buhok upang maging magkasangga kami at magkaroon din ako ng kakaibang bertod ng tikbalang. Maganda yun. Alam kong makakatulong yan, lalong-lalo na sa pagligtas ng mga tao. Sambit ni Badong sa kanyang sarili. Habang marahang naglalakad, saglit siyang natigilan. May narinig kasi siyang halinghing ng kabayo. Ano yan? Kabayo? Agad na pumasok sa kanyang isipan na yun na ang nilalang na kanyang inaantabayanan. Mukhang ito na nga yun. Totoo nga siya. Hindi ako maaaring magkamali. Halinghing ng kabayo yon. Dahil malakas ang kanyang kutob na iyon na ang tikbalang, nagpasya siyang magtago muna saglit at magmatsyag sa kanyang paligid. Mas pinagana niya ang kanyang pakiramdam at pilit na inalam kung saan banda naroon ang nasabing nilalang. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig naman si Badong ng mabibilis na yabag sa daanan na siyang dadaanan niya rin sana. Kasabay noon, nakaamoy muli siya ng samyo na parang ihi ng kabayo. Sobrang panghi nun. Katulad yung kaninang umaga. At mas malakas ngayon. Langya ang takas. Pabulong na napamura si Badong dahil alam niyang malapit lang sa kinaroonan niya ang nilalang na kanyang ninanais na makita. Dahil dito, pasimple siyang sumisilip at nagpapalinga-linga sa paligid. Walang ano-ano, napansin ni Badong na may mabilis na yabag ang papadaan sa mismong harapan ng puno kung saan siya nagkukubli. Ha? Bilis! Siya na ba yun? Nang mga sandaling iyon,
Palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Natatakot siya sa kung anuman ang posibleng gawin sa kanya ng naturang nilalang. Subalit dahil nais talagang makuha ni Badong ang gintong buhok ng tikbalang, tinibayan niya ang kanyang loob. At makalipas ng ilang sandali, narinig ni Badong ang mga yabag ng paa ng kabayo, kaya muli niyang sinipat at minatsyagan ang paligid upang alamin kung saan muli iyon lalabas. Nang mga sandaling iyon, inihanda ni Badong ang kanyang sarili at sa hindi niya inaasahan, nakita na nga niya ang isang nilalang na papalapit sa kung saan siya nagtatago. Totoo nga. Kalahating tao at kalahating kabayo ang katawan nito, at halos mas mataas sa kanya ng 2 beses. Hindi alam ni Badong kung paano niya magagawang makuha ang gintong buhok ng nilalang na kanyang nakikita. Subalit agad siyang nakaisip ng paraan. Dahil batid niyang papalapit na sa kanya ang tikbalang, mabilis din siyang umakyat sa puno kung saan magagawa niyang lundagan iyon na sakto lamang para makasabit siya sa balikat nito. Tama, kailangan kong akyatin ang punong to. Tapos lulundagan ko siya sa likod niya. Kahit na hindi man sigurado ng 100% si Badong, kinakailangan niyang sumugal. Yun na nga ang kanyang ginawa, at mabilis niyang inakyat ang puno. At nataon namang malapit na sa tapat ng punong iyon ang naturang tikbalang. Sakto. Sakto lang yung pwesto ko. Mabilis ang naging galaw ng nilalang. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit ang tikbalang, nakalundag na agad si Badong sa likuran nito. Dahil sa ginawang iyon ni Badong, humalinghing ang tikbalang at tila nagwala. Totoo pala ang mga nilalang na to. Subalit naging mahigpit ang pagkapit ni Badong sa likod ng tikbalang. Hindi mo ako maiangat. Hindi mo na ako maalis dito. Hindi mo ako kaya. Pilit na iniangat ni Badong ang kanyang ulo upang makita ng tuluyan ang buhok ng tikbalang. Huwag kang magwala. Sandali lang to. Ipakita mo na yung gintong buhok mo. Huwag kang magwala. Ganun na lang ang pagmulagat ng kanyang mga mata at ang pananabik na kanyang naramdaman nang matanaw niya ang gintong hibla ng buhok ng tikbalang. Ayun. Kita ko na. Hindi niya inaasahang ganun niya kabilis na makikita ito. Kaya nanginig ang buo niyang katawan dahil sa pananabik. Kita ko na. Magiging akin ka din. Pumuesto si Badong at gamit ang kanyang kanang kamay, pinilit niyang kunin ang gintong buhok ng nasabing nilalang. Subalit nung akmang bubunutin na sana niya ito, biglang lumundag ng napakataas ang nasabing tikbalang.
naging biglaan iyon. Kaya ganoon na lamang ang takot na naramdaman ni Badong. Gawa ng pangyayaring iyon, kumapit siya ng mahigpit at isinantabi muna ng panandalian ang kung anumang binabalak niyang gawin. Alam niya kasi sa oras na magkamali siya ng hawak, tiyak na mahuhulog siya at tuluyan ding mamamatay. Tumigil ka na! Damyan, taas! Tumahan pang ilang sandali. Naging kalmado ulit ang nasabing nilalang at tumatakbo na lamang iyon. Alam ni Badong na pabalik-balik lamang ang nasabing nilalang, kaya inihanda niya ang kanyang sarili sa susunod niyang gagawin. Sa oras na bumalik ka malapit sa puno ng akasya, doon ko na bubunutin ang buhok mo. Sa parang yun, magagawa ko rin kaagad makabalik sa aming tolda. Wika niya sa kanyang sarili. Makaraang mahigit 5 minuto, napansin ni Badong na pabalik na ang tikbalang. Nang matanaw na niya ang puno ng akasya, doon niya buong lakas na binunot ang ginintuang buhok ng nilalang. Ito na! Aakin ka ngayon! Halos walang paglagyan ng tuwa na kanyang naramdaman ng mga sandaling iyon nang mabunot na niya ang gintong buhok. Alam niya kasing hindi basta-basta ang bagay na kanyang nakuha. Kahit na alam niyang delikado ang sitwasyon, sapagkat patuloy pa rin sa pagtakbo ang tikbalang, wala na siyang naging pakialam. Bumitaw siya sa pagkakahawak sa balikat nito at tuluyan siyang nahulog sa lupa. Pagkahulog niya sa lupa, ganun na lamang ang kanyang pagtataka dahil wala man lang siyang naramdaman na kahit anong sakit sa katawan. Tumayo siya at pinagpag ang alikabok na nasa damit niya. Akmang babalik na sana siya sa kanilang tolda, nang sa hindi niya inaasahan, nakarinig siya ng sobrang daming putok. Alam niyang galing iyon sa kanilang tolda, kaya lumakas ang kabog ng kanyang dibdib sa kung anumang iniisip niya. Baka natuklasan nilang mga sundalo kami. Sumagi kasi sa kanyang isipan na baka may nagsumbong sa mga rebelde patungkol sa kanilang presensya. Hindi ito maaari. Hindi ako papayag. Hindi ako makaganti. Sa oras na may mangyari sa mga kasamahan ko, titiyakin kong uubusin ko kayong lahat. Sambit ni Badong sa kanyang sarili habang mabilis na tumatakbo. Sa halip na tuntunin ang daan patungo sa kanilang tolda, nag-iba siya ng ruta at nagmatsyag sa paligid. Malakas kasi ang kutob niya ng mga sandaling iyon na pinasok na sila ng rebelde, at iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng putukan. Marahan siyang naglakad patungo sa ibabang bahagi ng kanilang pwesto. Nasa kalagitnaan siya noon ng kanyang paglalakad at pagmamanman, nang sa hindi niya inaasahan, nakarinig siya ulit ng mabilis na yabag ng mga paa. Inakala niyang baka gantian siya ng tikbalang dahil sa kanyang ginawa. Yung tikbalang yun, ha? Nagkasabay-sabay po. Huwag muna sana ngayon tikbalang. Dahil dito, nakaramdam ng kakaibang takot si Badong. Sa halip na maraan siya sa paglalakad, binilisan niya ito hanggang sa biglaan din siyang matigilan
nang tumambad sa harapan niya ang nilalang na kanyang kinuha na ng gintong buhok. Teka, gaganti ka ba? Babawiin mo ba to? Anong may paglilingkod ko sa inyo, Panginoon? Biglang tanong ng nasabing tikbalang sa garilgal na boses. Hindi makapaniwala si Badong sa kung anumang narinig niya, kaya sinabihan niya ang kaharap na ulitin ito ang kung anumang winika niya. Sinunod naman siya ng tikbalang at sinabi nitong anumang sabihin niya at ipag-uutos ay kanyang susundin nang walang pag-aalinlangan. Sinabi rin ng nilalang sa kanya na magsisilbi siya kay Badong buhat ng mga sandaling iyon. Agad namang nakaisip ng paraan si Badong kung paano magagawang magsilbi ng tikbalang sa kanya. Sinabihan siya nitong pasakayin siya sa likuran nito at oobserbahan nila ang buong paligid. Alam kasi ni Badong na kapag nangyari ito, kagaya ng tikbalang, hindi rin siya basta-basta makikita. Pinasakay nga siya ng tikbalang sa likuran nito at sinuyod nila ang buong paligid. Tinungo nila ang toldan na itinayo nila Badong at nakita nga nila ang katawan ng dalawang kasama niya na duguan na at tad-tad na ng bala. Babawian ko kayo! Mga winika ni Badong dahil sa kanyang nasaksihan. Subalit dahil alam niyang hindi niya kayang bumuhay ng patay, wala na siyang nagawa pa. Noong mga sandaling iyon, ang tanging nasa isipan lamang ni Badong, maipaghiganti ang dalawa niyang kasama na malamang sa malamang pinatay ng mga rebelde. Habang nasa ganong sitwasyon, nagpalinga-linga si Badong hanggang sa makita niyang malamlam na liwanag sa hindi kalayuan. Gumagalaw iyon na animoy taong naglalakad na may gamit na sulo. Nagkaroon ng kakaibang kutob si Badong, kaya sinabihan niya ang kanyang alagang tikbalang na sundan nilang liwanag. Masusunod, Panginoon. Agad namang lumuhod ang nasabing nilalang at muli siyang pinasakay sa likuran nito. Naging mabilis ang pagtakbo noon at sa isang iglap lamang, nasa likuran na sila ng kung sino mang may-ari ng liwanag na nasipat ni Badong sa di kalayuan. Habang nasa likuran sila ng mga taong iyon, napansin ni Badong na may mga dalang armas sa mga ito. Hindi pamilyar sa kanya ang kanilang mga muka, kaya napagtanto niya na iyon marahil ang mga pumatay sa kasamahan niya. Batid rin niya sa kanyang sarili na mga rebelde ang mga ito. Habang nasa likuran siya ng tikbalang, napamura siya ng malakas. Oh, putang ina niyo! Narinig iyon ng mga rebelde at sila'y nagpalinga-linga. Subalit kahit saang dako man sila tumingin, wala silang nakikita. Nagkagulo ang mga rebelding iyon at nataranta. Itinutok nila ang kanilang mga armas sa kung saan man nila gustuhin na animoy may kalaban sa buong paligid. O, saan yun? Sino yun? Sino yung nagmura kanina? Lumabas ka dyan. Papatayin ka namin. Habang nasa ganong sitwasyon, naisipan ni Badong na utusan ng kanyang kasamahang tikbalang na paglaruan ang mga ito.
Agad namang tumango ang tikbalang at sa isang kisap ng mga mata nila, tila ba nataranta mga rebelde. Lakad sila ng lakad, subalit hindi man lang sila umaalis sa kanilang kinapupwestuhan. Ha? Ano to? Naliligaw ba tayo? Noong alam na ni Badong na nataranta na ang mga rebelde, doon siya nagpa siyang bumaba mula sa likuran ng tikbalang. Mga hayop kayo. Pagbabayaran niyo ang lahat ng ginawa niyo. Pati na ang pagpatay niyo sa dalawa kong kasamahan. Wika ni Badong. Pagkakita sa kanya ng mga rebelde, ganun na lang ang pagkasindak sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaakala na naroon ang lalaki. Dahil walang armas ng mga sandaling iyon, si Badong, tinutukan siya ng baril ng mga rebelde. Minura pa siya ng mga ito at binantaan na magagaya rin siya sa kanyang mga kasamahan. Subalit na pangisi na lamang si Badong at muling nagwika ng... Bago nyo yan sabihin, siguraduhin nyo muna na magagawa nyo makaalis dito ng buhay. Tinawa na lang siya ng mga rebelde. Subalit naging tahimik lamang si Badong habang pinagmamasdan ng mga ito. Dahil nakatutok na kay Badong ang mga barilila, agad nila siyang pinaputukan. Subalit kahit ilang bala na ang kanilang pinakawalan, wala ni isa mang lumapat sa balat ni Badong. Makalipas ang halos 3 minutong pagpapaputok, biglaan silang natikilan. Kita ni Badong na namulagat ang kanilang mga mata na parang may kung anong kinatatakutan. Dahil dito, napatawa na lamang ang binata at nabatid niya na nagpakita sa kanila ang tikbalang niyang kaibigan. Pare, tikbalang ata yan. Bakit may ganun yan? Oo pare, mahirap to. May kakampi siyang tikbalang. Nitong mga panahong ito, kumumpas-kumpas ng kanyang kamay ang tikbalang. Sinubukan rin siyang paputukan ng mga rebelde. Subalit ng mga sandaling iyon, tila ba pinaglaruan lamang sila nito. Kahit kasi nakatutok kinabadong ang mga barilila, parang nagkakaroon ng sariling landas ang mga bala at bumabalik sa kanila. Sa hindi nila inaasahan, isa-isa na palang natutumba ang mga rebelde at nagkakaroon ng mga tama sa iba't ibang parte ng kanilang mga katawan. Mahirap to pare. Talo tayo dito. May sa demonyo ang kalaban nating sundalo. Kalaunan, noong 3 rebelde na lamang ang nakatayo, nagwika si Badong ng... Ngayon, alam nyo na kung anong epekto ng inyong ginagawa. Mamili kayo. Lumaban kayo sa akin, tatakas at magtatago, o susuko, o haharapin ang inyong kamatayan. Hindi nagpatinag ang mga rebelde sa sinabi ni Patong. Sa halip, muli siyang tinutukan ng baril at pinaputukan ng mga natitirang mga rebelde. Wala kaming pakialam sa'yo. Papatayin ka namin! Subalit kagaya ng kanilang mga kasamahan, ang kanilang mga bala bumalik din sa kanila at tinamaan silang lahat sa ulo.
agad na nabuwal ang mga rebelding iyon. Napamura na lamang si Batong. Ang kaibigang tikbalang naman ni Batong, humalinghing habang nakatitig sa mga nakahandusay na bangkay. Noong mga sandaling iyon, binalikan nila Batong ang kanyang mga kasamahan. Sinigurado nila kung buhay pa ba ang mga ito o patay na. Subalit sa kasamaang palad, hindi na nga talaga sila humihinga. Dahil sa nangyaring iyon, bumalik sa kanilang kampo si Batong na dala-dala ang dalawang bangkay ng kanyang mga kabaro. Namangha ang mga kasamahan nila kung paano iyon nagawa ni Batong. Ang hindi alam ng mga nakakataas sa kanya, tinulungan siyang dalhin ang mga ito ng kanyang kaibigang tikbalang. Inilathala din niyang naganap na pag-atake ng mga rebelde, subalit inilihim niya ang ginawang tulong ng kanyang itinuturing na alagang mutya o agimat, ang buhok ng tikbalang, saka ang mismong tikbalang na kanyang kaibigan. Magmula noon, napapansin ng mga tao na may kinakausap si Batong. Madalas pa nga siyang sinasabihan na nababaliw na dahil sa matinding takot sa mga bakbakang naranasan niya. May mga nagsasabi rin at nagsusuggestyon na magpagamot na siya para tuluyang gumaling. Subalit lahat sila, tinatawanan lamang ni Batong. Alam ni Batong sa kanyang sarili na wala siyang problema sa utak. Ang tanging kausap niya lamang ay ang kanyang kaibigang tikbalang na siyang tumulong sa kanya nang hindi lamang iisang beses, kung hindi halos nasa 10 beses siyang iniligtas mula sa kapahamakan. Magmula noon, pinagpatuloy pa din ni Batong ang pagiging sundalo. Ngunit sa pagkakataong iyon, tanga na niya ang gintong buhok ng tikbalang kasama ang kanyang kaibigang tikbalang. Yun oh. Sa totoo lang, kung ako tatanungin, isa sa mga gusto kong magkaroon ng mutya is ito. Itong buhok ng tikbalang. Kasi maliban sa magagamit mo yung kakayahan o yung kapangyarihan ng buhok ng tikbalang na yun, magiging kaibigan mo din yung nagmamayari ng buhok na yun, which is yung tikbalang nga, mga kapepe. Makakatropa mo siya. Napakaangas nun. May kaibigan kang tikbalang. Ano masasabi niyo sa kwento natin ngayon, mga kapepe? Sana nagustuhan niyo. And yun lang. Kung meron kayong opinion, suggestion sa kwento, comment niyo lang sa baba. Magbabasa ako. Ingat kayo palagi, mga kapepe. God bless you all. Bye-bye.